ano ko may explain to? Ang hirap. Isa-isa mga dahilan kung bakit mas lalong lumalala yung mga red spots natin. Ba't ganun? Kumaganan yung camera. Hi everyone! It's me again, Catherine. So for today, mag-share naman ako sa inyo ng mga tips kung paano natin mapapakalma yung mga red spots natin sa face. And at the same time, share ko na rin kung ano yung dahilan kung bakit mas lalong lumalala yung mga red spots natin sa face. So if you want to know kung ano yung mga yon, please keep on watching. So ang first tip na i-share ko sa inyo is ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pimples at kung bakit tayo nagkakaroon ng red spots. So ang first tip na i-share ko sa inyo is use good cosmetics and personal hygiene products. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pimples is madumi yung mga cosmetics na ginagamit natin. Or hindi tayo hiyang doon sa cosmetics na ginagamit natin. For example, yung mga brushes natin na ginagamit natin sa face, minsan din natin sila nalilinisan at nagkakos yun ng red spot sa face natin. So ako, sensitive skin din ako. So kapag meron ako mga ginagamit na brushes, mga makeup brushes, tapos nilalagay ko sa face, is nagkakaroon ako agad ng mga red spots sa face. And at the same time, nagkakaroon ako agad ng mga pimples. So isa-isa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng red spots, and kung bakit tayo nagkakaroon ng pimples. So, make sure na yung mga gamitin niyang cosmetics is from Watsons at hindi kung saan-saan nyo lang binili para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng red spots and at the same time, maiwasan natin magkaroon ng acne or ng pimples. So, ayun lang. So, the second one is exfoliation. Make sure na hindi kayo nasasobrahan ng pag-exfoliate sa face nyo kasi kapag nasobrahan kayo, maaari rin maging cause yun na pagkakaroon ng red spots and ng pimples. So, kapag mag-exfoliate kayo, make sure twice a week or thrice a week nyo lang siyang gagawin para hindi ma-over yung face nyo. I mean, hindi siya ma-over-exfoliate at hindi ka magkaroon ng red spots. The third one is avoiding sun exposure. Isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong namumula yung pimples mo or kung bakit mas lalo kang nagkakaroon ng red spots is hindi ka naglalagay ng sunscreen or ng sunblock. Always make sure if hindi may iwasan lumabas lagi ng bahay, always make sure na lagi kang maglalagay ng sunscreen or ng sunblock sa face. Share ko lang dati nung high school ako, hindi ako mahilig maglagay ng sunscreen or ng sunblock as in wala pa akong alam sa mga skincare ganyan. Napapansin ko na mas lalong namumula yung face ko, mas lalong namumula yung mga pimples ko, and lalong mas umiitim yung mga dark spots ko. Yung pala is hindi kasi ako naglalagay ng sunscreen dati or ng sunblock sa face as in wala akong nilalagay nung high school ako. Gumagamit lang ako ng mga skincare nung nag-senior high school ako. Pero nung high school ako, nung junior high school ako, hindi talaga ako gumagamit ng mga sunscreen, ng mga sunblock, or ng kahit na anong mga skincare products. Kasi ayun nga, wala pa ako gaanong alam sa mga ganyan. Hindi pa ako ganun ka-arte dati. So, nung senior high school, doon lang ako lumande, doon lang ako marte-arte, ganyan. So, ayun, always make sure na maglalagay ka ng sunscreen and ng sunblock para maiwasan natin yung pamumula ng pimples natin. At the same time, hindi mas lalong umitim yung mga dark spots mo. I think ayaw mo naman lalong umitim yung dark spots mo, diba? So, lagi ka maglagay ng sunscreen. If ayaw mo naman maglagay ng sunscreen or ng sunblock sa face, if meron kang cream dyan na may SPF 15 or SPF 20 na medyo hiyang ka, okay na yan. Number 4 is proper and healthy diet. Maintaining a healthy and balanced diet is may epekto siya sa skin natin, may epekto siya sa katawan natin. Napapansin nyo kapag nag-exercise ka, pag pinagpapawisan ka is nag-glow yung face mo, nag-glow yung katawan natin. Isa yun sa mga dahilan din kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pimples is hindi tama yung pagda-diet natin. I mean, hindi healthy yung mga kinakain natin. Mapapansin nyo, kapag kumakain ka ng mga oily foods, pagising mo kinabukasan, meron ka na agad pimples. Share ko lang nung Christmas and nung January, di ba, puro handaan, ganyan. Napansin ko, nung after New Year, nung January mismo, napansin nyo yun, di ba, mas lalong na-trigger yung mga pimples ko. Kasi, ayun nga, kung ano-ano mga kinakain ko. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng red spots. So, make sure na balance yung pagda-diet mo para maiwasan natin yung mga ganong scenario. And number 5 is consult dermatologist. Ako po is hindi po ako professional dermatologist. Nag-share lang ako ng mga experience ko. Nag-share ko lang yung mga skincare products na nag-work sa akin. If hindi nag-work yung isang skincare product sa'yo na nirecommend ko, it means hindi ka hiyang doon sa product na yun. Or mag-iiba tayo ng skin type. Different skin type kasi different reaction doon sa products na ipapahid mo sa face mo. Para sigurado ka sa sarili mo, consult dermatologist.
Kasi mas alam nila yung mga bagay na dapat gawin sa face mo at yung mga bagay na dapat mo ipahin sa face mo. If sobrang lala na ng red spots mo, I think pumunta na sa dermatologist mo para mas sure ka sa mga bagay na ipapahid mo sa face. Malay mo, itong skincare na ina-recommend ko sa'yo is allergic ka pala dito or hindi ka hiyang, di ba? So, mas better if magpapakonsult ka sa dermatologist para mas sigurado ka at mas approve yung mga skincare na gagamitin mo. So, punta naman tayo sa mga skincare products na ina-recommend ko sa inyo na pwede niyong gamitin pampakalma ng mga red spots or ng mga pimples. So, yung product na ipapakita ko sa inyo is the best na magpakalma ng mga red spots at ng mga pimples. So, eto siya, ayan. So, eto siya yung serum na Ampoule from Skin 104, the best na magpakalma ng mga red spots sa face and ng mga pimples. So, itatry ko siya ngayon para makita niyo how it works. Ayan, ganyan siya. Para lang siyang tubig. Ayan o. So, ganun siya. Actually, meron ako mga, ayun, nakikita niyo yan. Red spots yan. Ayan. Actually, pimples sila namumula. So, ayan. Itong mga nakikita niyo dyan is mga dark spots na lang yan. Kasi, diba, noong January, natad-tad talaga ako. Ayan. So, itatry ko siya ngayon para makita niyo kung paano niya napapakalma yung red spots ko dito. So, yeah, let's try. Ayan. Kuha lang akong ganyan. Ayan. Ganyan kadami. And then, lagay ko siya dito sa hand ko. Make sure yung kamay niyo is malinis. Actually, malinis yan kasi nagilamos ako kanina. Tapos, ganyan. Tapos, iganyan-ganyan mo lang sa face. Tapos, idahin mo na rin yung neck mo. Ayan. Actually, yung amoy na itong serum is mild scent lang siya. Hindi siya ganun katapang. So, okay na okay siya inlagay sa face. Ayan, nakita niyo kapag naglalagay talaga ako ng serum na yun, may pag-glow effect siya dito. Ayan. Actually, ayan yung epekto ng serum sa face ko. Ayan. Napansin niyo, mas lalong naging light yung red spot ko dito. Ayan. Tapos, nakikita niyo, nag-glow yung skin ko. Yun yung isa sa mga epekto ng serum ng Skin 104. So, the best talaga yun. Yun yung ginagamit ko lagi. If meron akong bagong patubong pimples, and kapag namumula yung mga pimples ko, and meron akong mga red spots dyan sa face, ito talagang Skin 104 serum yung ginagamit ko. Itong Ampoule nila kasi the best talaga to pagdating sa pagpapakalman ng red spots and ng redness sa face natin. And if meron ka malalaking pimples, isa rin to sa mga nagpapakalma. Di ba kapag meron din malalaking pimples, masakit siya. Kapag naglagay ka nito, mababawasan yung sakit mo at mapapakalma niya talaga yung pimples mo. So, punta naman tayo doon sa dalawang cream nila, which is itong cream and itong soothing cream. Ayan. Ayan. So, anong pinakaiba ng soothing cream at ng cream ng Skin 104? Actually, itong soothing cream ng Skin 104 is ganito siya. Wait, open lang natin. Ganito ang itsura ng soothing cream ng Skin 104. Ayan. And ganito yung texture niya. Pakita ko lang. Ayan. Color brown siya. Huwag yung napansinin yung lip tint na nandito. Ayan. Ganito yung itsura niya. Color brown siya. Ayan. Mas juicy to compared doon sa cream. Ayan. Kunti lang inilagay ko pero abot na siya hanggang dito sa may siko ko. Try ko maglagay ngayon nito sa face ko. Dito na lang sa may forehead. Ayan. Ayan o. Ayan. So, itong soothing cream guys ng Skin 104 is maganda siyang gamitin tuwing gabi kasi naaalagaan niya talaga yung pinaka-inside ng skin mo. Namo-moisturize niya talaga yun. So, if gusto mo ipagpahinga yung skin mo tuwing gabi, I will recommend na gamitin mo yung soothing cream ng Skin 104 kasi sobrang solid na to. Kasi naaalagaan niya talaga yung pinaka-inside ng skin mo. So, yung cream naman nila ng Skin 104 is ganito siya. Wait, open natin. Ganito yung itsura ng cream ng Skin 104. So, try naman natin siya dito. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung paano yung texture niya. Ayan. Color white naman siya. Yung isa is color brown, yung soothing cream. Ayan. So, ayan.
So, try naman natin siya ilagay sa face ko. Kuha lang ako ng napakaunti lang. Ayan. Tapos, lagay natin siya dito. Sa part na medyo namumula yung face ko. So, itong cream naman ng Skin 104 is maganda siyang gamitin tuwing umaga kasi napoprotektahan niya yung outside ng skin mo. Yung mismong outside ng skin mo. So, if lalabas ka ng bahay, ganyan, may pupuntahan ka, may lakad ka, maganda siyang gamitin kasi napoprotektahan niya talaga yung outside ng skin mo, yung layer ng skin mo. So, yung dalawang moisturizer ng Skin 104, which is yung cream and yung soothing cream, is maganda siyang gamitin if nasa loob ka ng kwarto, tapos may aircon. Kasi, alam naman natin kapag nasa may aircon tayo, is mas lalong nagda-dry yung face natin. So, I recommend these two moisturizer from Skin 104 kasi sobrang the best sila pagdating sa pag-moisturize ng skin. So, ayun lang. So, check ulit natin yung red spots ko dito sa face. So, napansin nyo, after ko gumamit ng serum ng Skin 104, which is yung ampoule, and yung cream nila, not yung soothing cream, yung cream yung nilagay ko dito kanina. Kung napapansin nyo, ayan, mas nag-lessen yung pagkapula niya. So, I told you, magaling talaga ang product ng Skin 104 pagdating sa pagpapakalma ng mga red spots, redness, at ng mga acne or ng mga pimples. So, yung last product na tinutukoy ko is ito. Itong mask nila, itong Special Care Sheet Mask, Calming and Ampoule Boosting. If mahilig ka gumamit ng mga mask before matulog, I recommend itong mask ng Skin 104. Ayan. So, ganito yung itsura niya. Actually, meron pa akong dalawa dito. Ayan. Nagamit ko na sila, kaya dalawa na lang yung meron ako. Actually, doon sa loob ng box na yun is meron silang kasamang ampoule foam, light cleansing oil, and toning toner. So, ito guys, kapag nag-order kayo ng mask sa kanila, is depende yata if mayroon silang ibibigay ng mga ganitong free trial na sachet. Ayan. So, itong mask ng Skin 104 is the best di siya magpakalma ng redness or ng red spots sa face. Itong mask na to is ginagamit ko tuwing sobrang lala ng mga pimples ko. As in, sobrang pula nila. Itong ginagamit ko. Ginagamit ko to tuwing gabi bago matulog. So, itong mask na to from Skin 104 is sobrang sulit niya talaga kasi sobrang dami niyang laman. For example, itong mask na to is ginamit ko siya today. After ko siyang gamitin, is ibabalik ko yung mask dito tapos gagamitin ko siya ulit kinabukasan or sa susunod na araw. Hindi ko alam if tama ba yung ginawa ko na ibalik yung mask dito. Or kaya naman, minsan, ang kinagawa ko is, itatapon ko na yung mask after ko gamitin, and then, kinabukasan, or sa susunod na araw, yung mga natirang parang water dito sa loob is, ilalagay ko siya sa kamay ko, ganyan, tapos itatap-tap ko siya bago ako matulog. So, ganun ginagawa ko minsan. So, itong mask from Skin 104 is hindi ganun kabigat sa face. Di ba may mga mask na kapag nilagay mo sa face mo, sobrang bigat niya sa feeling and sobrang langkit. Itong mask from Skin 104 is hindi siya ganun and super lightweight niya lang talaga. And at the same time is nakaka-moisturize talaga siya ng face. If gusto mo mag-pamper tuwing gabi and naghanap ka ng mask na sobrang ganda at sobrang sulit, I will recommend na itong mask from Skin 104 kasi sobrang solid niya talaga guys. So, ayun lang, medyo napagod na ako and sobrang sakit na ng lalamunan ko. At sobrang dami ko yatang sinabi at sobrang dami ko yatang chinika today. So, tatapusin ko na itong vlog na to kasi yun lang naman yung mga products na meron ako from Skin 104. So, that's it. And yung mga price, nakalimutan ko na. So, ilalagay ko na lang sa gilid yung mga price nila. So, ayun lang guys. So, lahat ng link is ilalagay ko sa description box kung saan kayo pwede umorder and ilalagay ko na rin yung Instagram account nila para pwede nyong tignan yung mga iba nilang skincare products. So, ayun lang. So, that's all guys. Sana nakatulong tong video na to para sa'yo if bibili ka ba ng products from Skin 104. And sana nakatulong ulit ako sa mga skin problems nyo. And don't forget to like this video and subscribe and hit notification bell down below para updated ulit kayo sa mga next video na gagawin ko. So, ayun lang and I will see you all on my next one. Bye! I'm in my day, yes, this was the last of my day.